Alright, good morning mga farmers. Ito, tuloy ko yung pag-grass cutter ko po dito sa ano, sa palayan. So, makita nyo naman, kahit ilagay ko sa likod ko, no, makita nyo lumalinis na po yung pilapil. So, itutuloy ko po yung pag-grass cutter para matapos na po, no. Kasi nung nakaraan, half day lang po ako sa pag-grass cutter. Mainom kasi paglinis ng umaga ng pilapil dahil basa yung ano, yung mga tamo. Mas madali siyang ano, maputol. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ilang araw po yung ano, yung pag-usapan natin ilang araw po yung days pa yung paglabas po ng bulaklak po ng palay. Kasi doon sa PHB 79 ni Papa, ano, matagal daw lumabas yung kanyang ano, bulaklak. Pero alam niya kung gaano katagal ito lumabas. Ay gaano katagal bago lumabas po yung bulaklak niya. Kalkulado niya eh lahat ng mga tinatanim niya diyan kasi na-try niya nang itanim. Dito naman sa akin yung Palawan tsaka yung HL8, yung HL8 po na una dahil mas nauna po yata yung days po niya. Certified kasi itong palay po na to na hybrid, ano. So, ang ganda pong tignan. So, tingnan nyo, puntan natin, ano, papakita ko sa inyo. Hindi mo muna andar yung kwan. Mamaya ko na pandarin yung ating patubig. Kasi, maraming naman tubig ngayon. Hindi kagaya nung nakakaranan isang araw, walang tubig. Po yung sinasabi ko sa inyo, HL8. Kung makita nyo po ano, lumalabas ng kanyang mga bulaklak. Ayan. Ang ganda po tignan po dito. Umaga, lalo pag sa umaga ganyan. Ang ganda po tignan kasi nga, ano siya, dyan mo makikita yung fresh na bulaklak po ng pala eh. Sa umaga, lumalabas. Ayan. Ang gagandahan pag ganito, medyo mainit. Maganda at mamumukadkad po yan. So, ayan. 70 mahigit na yung araw po na to, no? So, ang ganda, oh. So, halos magkakasunod-sunod lang silang lumalabas yung kanyang bulaklak. So, dito naman, makita nyo, medyo basa pa yung kanyang tubig. Ayan. Ayun, basa pa yung kanyang lupa. So, maganda rin na ganyan na putik, maputik, ano? Para kontrolado yung tubig. So, yan, dito sa Palawan po natin, tigisa pa lang. So, ito mahuli talaga. May nakikita kong tigisa eh. Mga bulaklak niya po. So, mahuli itong inbreed natin na Palawan na ano, lalaking palay. So, mostly po, ano, sabi ni Papa, kapag gaano katagal po yung ano, no, kapag namumulaklak po ang palay. So, yung sa kanya kasi, calculator niya kasi, 1 to 2 weeks, nakalabas na siya yung mga bulaklak. Ngayon, yung sa kanya parang pa isa-isa po ano. So, binibilang po yung araw po niyan ng paglabas niya ng bulaklak po niya. So, sabi niya, kasi hanggang 15 na lang po yung tubig, dapat makalabas na po lahat po yun. Para sa ganun ay safety na po siya. Konting patubig na lang para po magkakaroon siya ng papasok na siya sa milky stage na luka. Magkakalaman na yung ano yung butil po ng palay. So ang binibilang po namin normally kapag ganyan ay 1 to 2 weeks yung paglabas po niya, mag-start siya maglabas. Meron kasing mga nanguna eh, pero yun yung pinaka kuha niya na yung paglabas po niya ng bulaklak, yung panicle po niya. Actually yun pag nakalabas kagaya na ito pinakita ko po sa inyo ay wala pang laman po yan eh, bulaklak pa lang.
And then, another 1 to 2 weeks para siya ay magkalaman pa, no? So, kung bibilangin mo kasi yung araw po niya, kagaya po nito, nasa ano na to, binibilang ko po ano, hanggang sa maani po siya ay 6 weeks. So, dun po sa 6 weeks na yon, dun po siya magkakalaman yung kanyang butil. So, yun po yung binibilang pa namin. Based lang po sa observation po namin. Hindi ko binibase sa pag-aaral kasi hindi mo po tayo nakapag-aaral po ano. So, yung mga nakakaalam kung gaano katagal po, pwede nyo pong i-comment po dito. Based lang po sa observation namin, yung sinabi ni Papa na yung ganun pong ano, days, ano. Kasi kinalcure niya parang 15 days. Yo. So, yung paglabas lang po yun, ano. Iba po yung pag may laman na. So, yun po yung nakikita namin, observation pa namin sa paglabas po ng palay. So, after nun, pag nagka-milky stage na, makakarga na po yung butil hanggang sa magkugol din yellow na siya. And then, bilang ka na lang ng mga days pa hanggang sa matuyo, yun na, pwede na siyang i-harvest. So, yun po yung observation po namin. So, yun, start na natin magpatubig kasi hindi pa umandari po yung makina po natin, no? Yan, magtatanggalin naman, mag-alas 11, ano? Tapos na natin, ano? Yung grass cutter niyang pilapil. So, pag natapos, yung ganda po tingnan dahil malinis siya. Ang nakikita mo lang ay yung damo sa palayan. So, kanina po, tinitingnan ko po dyan sa wahig, dun sa pinagkukalan ko ng tubig. May mga namatay po na tilapia. So, ibig sabihin yan, marami ay meron na namang nalugi sa farming, ano, sa fish farming. So, yung mga nakarang vlog ko dito, ano, last year po yata yon or ano, nakita nyo dyan yung, ano, nalugi yung kuya ko ng 300,000. So, ganyan po yan. Hindi po madali pang mag-fishpan pa, ano, kahit anong farming, ano. Ang tilapia, kapag na ganyan po, ang hirap po solusyonan po yan dahil bibilangin mo lang yan ng oras saka araw. Pag hindi magapan is talagang mamamatay lahat. Kita nyo naman yung pinakita ko sa inyo, mga ganito na siya. Oh. Or 2 or multi-3 na. So ibig sabihin, din dyan nila tinapon yung mga tilapia. Dahil patay na nga. No? Hindi naman pwedeng ibenta po yan kasi namamatay. So ganyan po kahirap ano. Dito sa rice farming, may solusyon yan. Pag madamo, pwede mong ispran. Pag may insekto, pwede kang mag-spray. Dun sa tilapia, may mga paraan pero ang hirap po, no? Yung tanggalin mo yung tubig tapos palitan mo. Or di kaya maglagay ka ng mga ano yun, yung gamot. Hindi rin pwede kasi pag nalaman ng ano, hindi rin pwede. Pwede kang matanggalan ng ano. Na hindi nila papa-operate yung ano mo, fishpan mo. So, dyan po kasi sa kabila namin, yan po yung 2 hektarya yata na fishpan po yan. So, ganyan po. Hindi po ka madali po mag-fishpan. So, yan po yung ano, yung balik tayo, ano, sa flowering stage po ng ano, ng palay. So, hopefully to makahabol po yung palawan ko kasi yung itchil 8. Okay na yun, lumalabas na talaga. So, sabay-sabay sila. Yung kay Papa kasi, itchilit din. Tsaka PH79. Yung PH79, mabilis. Medyo mabilis konti. Yung kanya, nahuhuli. May epekto po yata dun sa, ano, sa paglagay po ng, ano, pag-spray po ng pangdamo. Dun po siguro nagka-problema konti, no? Kasi minsan, kapag spray ka ng spray ng pandamo, naantala po yung paglaki po ng palay agad, eh. Kaya hindi siya kagad nakakabulaklak. Kumbaga nasasaktan din yung palay minsan kapag masyado pong malakas po yung timpla po ng pang herbicide, no. So ito kasi nihihang ko lang. Kaya madamo. Pero kita naman na ngayon medyo okay na siya kasi mas malaki na yung palay kaysa sa damo. So sa ibabaw niya nakita mo na may isa-isang tigre lumalabas na dito sa palawan na tanim natin. So, yan. Hanggang dito lang po, no? Maraming salamat po sa mga subscriber po natin.
and sa mga OFW po natin na nanonood ng vlog po natin. So shoutout po diyan sa ito, sa kung nakarating ka sa ano, sa dulo po ng video po na to, to. Sa naging encourage po sa akin na punta ng Canada talaga is pag-isipan ko pa kasi mahirap. Gusto ko dala yung family ko po dyan kapag ako nakapunta. Pero tingnan natin kasi kung ano, mag-decision tayo, dapat sigurado. So yan, hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye-bye.